sang-ayon sa kasaysayan, sa mapayapa, masagana at mayamang kaharian ng Berbanya ay may haring hinahanga. Tahimik na namumuhay ang mga tao rito, kakaunti hanggang sa walang pagdiriwang ang nagaganap sa mapayapang kaharian. Marangal ang pangangasiwa at pamumuno ni Haring Fernando sa iba mang reynoy tinitignang maginoo. Sa kanyang asawa, ito'y mapagmahal. Sa reynang ganday walang kapares at sukdula ng kabaitan, Reyna Valeriana. Ang bunga ng kanilang pagmamahal, tatlong binatang magikilas, sa reyno ay siyang malakas. Si Don Pedro ang panganay. May tindig na kabutihan. Sinundan ito ng malumanay na si Don Diego. Ang pangatlo'y siyang bunso, si Don Juan. Puso'y kahit na mapugto ay siya ring may pagsuyo. Anuman ang kaligayahan ng hari ay siyang katumbas ng kanyang tatlong minamahal. Kayong tatlo ay mapapalad. Nasa inyo ang matatas na pangalan Pantas. Nasa inyo ang huling pasabi, pagpapari o ang korona. Ang pangangasiwa ng kaharian, Ama. Nagising ang hari isang gabi nakaitlip nang magising ng may lunos dahil sa panaginip. Hindi umano'y si Don Juan, ang bunsong anak, ay nililo at pinaslang ng dalawang nakakatandang kapatid. Sa laging kalumbayan, di na siya muling nakaidlip dahil sa nagbabagabag na panaginip. Ama, nandito na po ang magandang. Magandang araw po, mahal na Hari Trina. Ako po ang mga gamot. Ang sakit ninyo, pangalari, ay bunga na nabaliginipan, magigat man, maselan, ay mabisang kagamutan. May isang ibon na makakalunas sa iyong sakit, mahalari. Ang pangalan ay Adarna. Pag narinig mong kumanta, ang sakit ay giginhawa. Ang ibong nato'y naninirahan sa bundok Tabor, matatagpuan sa piedras platas ng makinang. Kung sa umaga walang ibon, sa mga malayong borol kasama nito'y ibang ibon na gutom. Nang marinig ng hari na ang tanging lunas sa kanyang malumhang sakit ay ang awit ng ibong Adarna, mabilis nitong inutusan ang kanyang anak na panganay. Anak kong panganay, inutusan kitang hulihin ang ibong Adarna. Ang awit nito ay tanging lunas sa aking malubhang sakit. Sa larawadaling panahon, Ama. Naglakad na lamang papunta sa kanyang destinasyon. Narating ng prinsipe ang bundok Tabor kung saan ito'y humilatay sa pagod. Tumayo ito upang masilayan ng mas maigi ang napakagandang puno. Maganda't kumikinang na parang diamante sapagkat pag tumama ang sinag ng araw, rito'y nakakasilaw ang taglay na refleksyon ng liwanag. At narito na ang paglubog ng araw. Tila mukhang apoy. Mga daon nito ay umusbong na parang mga parol sa kulay. Lalo pang pinatis ng Adarna ang kanyang awit. Bawat kantay isang bihis sa balahibong marikit. Pitong kanta ang kanyang inawit, kaya pitong bihis rin na magarap. Pagkatapos nitong umawit, siya'y tuwang-tuwa sa langit pa ang tingala. Samang palad, si Don Pedro ay napatakan at naging batong buhay sa punong sinasandalan. Si Don Pedro ay naging bato. Nag-aalala naman ang kanyang ama sa kabiguan itong pag-uwi sa kaharian ng Berbanya. Pagsunod sa utos ng kanyang ama, si Don Diego naman ang sumunod na sumubok upang hanapin ang kanyang nakakatandang kapatid. Baon sa puso at dibdib ay makita ang kapatid. Hahanapin ang tanging lunas para sa kanyang mahal na ama. Mahigit 5 buwan naglakbay si Don Diego. Natagpuan ng Don ang puno ng piedras platas, mga daon at sangay kumikintab na parang ginto pati sa mga ugat nito. Kagaya ng kanyang nakakatandang kapatid, nagulat ito sa taglay ng ganda ng puno.
Wala ni isang ibon ang dumapo sa puno, kung kaya't napaisip si Don Diego kung ito nga ba ang puno ng Piedras Platas. At narito na ang paglubog ng araw. Ang boss itong ibon ay nagbibigay ng ligaya kapagkat ito ay napakaganda. Itong awit, bawat awit ito ay nag-iiba ang kulay ng balahibo. May kanya-kanyang gandang taglay sa tingin ang may gayuma. Matapos umawit, ang ibong Adarna ay dumumi muli. Si Don Diego ay napatakan at naging bato rin. Nagmisto lang magkatabing puntod ang magkapatid. Dumating na sa punong kahoy si Don Juan. Ngunit wala ni isang ibon ang dumapo. Naghintay siya na matyaga. Tumapo ang ibon. Ito'y nagsimulang umawit. Natutokso si Don Juan na makatulog. Ngunit ito ay dumukot ng kutsilyo sa bulsa at iginayod sa palad. Pitong sugat ang nakuha ng prinsipe dahil pitong beses umawit ang ibong Adarna. Muha ka ng bangat at ako'y may iutos sa'yo. Anuhin mo ito na tubig at iyong ipus sa dalawang mato upang limitaw ang iyong dalawang minamahal na tiyak ako'y iyong ikinagagalak makita. Ginawa nga ni Don Juan ang utos ng ermitanyo. Ito'y nagdala ng ligaya sa bunso. Magandang araw, kapatid. Oh, kapatid. Ito nga pala ang ating nakakandang kapatid. Binugbog nila ang nakakabatang kapatid hanggang sa mawalan ito ng malay. Sundok at padyak ang hinangad ng mga ito sa katawan ni Don Juan. Ngunit hindi lumalaban ang binatang si Don Juan. Tumatangging umawit ang ibong Adarna sa simpleng rason na wala pa ang kanyang tunay na nagmamay-ari. Noong makitang halos hindi na humihinga ang ibong Adarna, dali-daling umuwi ang dalawang nakakatandang kapatid sa Berbanya. Iniwan ang nakababatang kapatid sa gitna ng kawalan. Talang si Don Juan ay nakahigat gumagapang. Ito'y kinakapos ng hininga. Ang mga nitong katawan at may pilay ay gumakayod upang makahanap ng pagkain. Ngunit, kahit na kumikirot ang katawan nito, ito'y nakapagdasal pa rin. Iyong pawiin ang aking pagod at hirap. Nais ko pang masilayan ang aking mga magulang at ang aking mga kapatid. Aking ina. Ngayon ay akong iyong nakikita. Ako'y malabis ang nararamdaman. Ako'y nakahiga na lamang na parang binawian na ng buhay. Sinong mag-aakalang ang inyong bunso ay maghihirap ng ganito? Tulungan niyo ako. Aking mapagmahal at mapagpalang bigay. Nais kong tumayo at lumakad muna. Nais ko pang makita ang aking mga kapatid. At makitang guminhawa na ang sakit ng aking ama. Sa paglakbay ni Don Juan sa bundok, siya'y nakakita ng matandang mahina at ugod-ugod. Don Juan, ikaw'y umuwi na sa kaharian ng Durban. Hinahanap ka ng hari. Salamat po sa pasabi. Naway pagpalain ka ng Diyos. Tuloy na naglakbay si Don Juan papunta sa kaharian ng Berbanya. Nagbabakas sakaling maabutan pang buhay ang ama. Nawili ang hari sa ibong Adarna. Oras-oras kung ito'y kanyang dalawin at hindi ito ikinatuwa ng reyna. Pinapatawag niya raw po kami, ina. Ako'y lubos na hindi natutuwa sa walang katapusang pagdalo ng iyong ama sa ibong Adarna. Alam kong
iyon ang nagilunas sa kanyang malubhang sakit. Ngunit, ito ay hindi katanggap-tanggap. Lubos na hindi katanggap-tanggap. Nagmarcha paalis ang reyna matapos sabihan ng tatlong prinsipe. Muli nagbalak ang dalawang magkapatid na si Don Pedro at Don Diego ng masama sa kanilang bunsong kapatid na si Don Juan. Ang ganda ng lugar na ito, bundok ng Armenia. Marilag na parang buwan, dito ang makinang ang kalangitan sa gabi. Mga masaganang ani at magagandang tanawin, ngunit mayroon isang bulaklak sa piling ni Don Juan na nalalanat. Tayo lamang ay magtitira sa kapulungan kasama si Don Juan. Ito ang aking balak. Tuwagin po natin ang ating kapatid. Pag-usapin na natin. O sige. Don Juan, aming mabait, mabuti at mapagmahal na kapatid. May problema ba, Don Diego, Don Pedro? Ay, pagkasunduan namin ni Don Pedro na maglakad para makita natin ang kapuan ng Armenia. Tama, gusto namin magsaya sapagkat tayo ay kompleto. Tara na at maglakad at galugarin ang bundok. Dahil sa kakaiba, ngunit malugod na pagkikitungo ng mga kapatid na wala ang kalungkutan ni Don Juan. Namanghang tumitingin sa paligid si Don Juan ang nakakita ng isang magandang babae. Ang babae mukhang anghel na nakakagaling lamang sa langit, si Doña Juana sa harapan ni Don Juan. Ginagagalak kitang makilala ang iyong mahal na prinsesa. Ang iyong magandahan ay nagpapabilis ng sigat na aking pinsa. Ako'y humihingi ng paumanhin sa aking pagbasa ng walang paanan. Ginagagalak kong maglalakad. Ako nga pala si Doña Juana. Don Juan. Ang pagkarating ko dito ay lagi sa aking pagkakaroon. O, pag ikaw ay isa sa mga kasalanan ko, ang parusay dapat na isintay lamang sa akin. Tumitingin si Doña Juana kay Don Juan. Ang dibdib ni Don Juan ay nakuha kaagad niya. Ako'y namumula habang may pinusulayan mga nakita. Ang pagkain mo ni Juana ay para makasalan sa aking kaligid. O, Doña Juana, nagkain mo ang panalangin ng aking puso. Nais kitang makasalan sa araw-araw. Tumama ka sa amin, mahal na Kristo. Huwag sa salita mo'y nakakaakit. Gusto rin kita, aking masakit na Kristo. Kaharap ka sa isang malaking hamon upang mailabas ako dito. Isang higante na nagbabantay sa lugar na ito. Ayos lang yun, Doña. Sa pagsalita nito, nakarinig sila ng isang malakas na kalabog sa palapag. Ang higante ay nakarating na, ang mabagsik na tagabantay ni Doña Juana. Binabanin ni Don Juan ang higante at nagwagi si Don Juan kalaban sa higante. Doon, sinabi ni Doña Juana kung saan nakatira ang kanyang kapatid sa tore malapit sa kanilang lugar. Doña Juana, aking kapatid, kung saan ka sa iyo dito? Ang tanging rason na iyan ay hindi pa pumigil sa akin upang sa iyo na magandahan mo, magpapangasamo, wala at mo ay dapat inatang lamang mo. Iyang serpente hindi ikinto sa akin, Doña Juana. Ang ahas ay saglit na umakyat sa hagdanan. Ang ingay nito'y hindi nakatakas sa pandinig ng dalawa.
Kahit anong subok kong patumbahin at putulin ang isa sa mga ulo ng serpiente, hindi ito tumatalab sapagkat ito'y sumisihol muli. Ngunit hindi ako papatalo sa isang tulad mo. Doña Leonora, dalian natin at ang iyong kapatid ay naghihintay sa atin. Tayo tumakbo upang makatakas sa lugar na ito. Kay gandang dilag. Sinong nilalang ang malakas na loob na nangahas na kawin ang aking damit? Magsalita na ngayon din, o patay ang lahat! Paumanhin, Doña. Ika'y walang hiyat kumukuha ng aking sablon. Isa'y iyang malaking kasalanan. Pervert! Walang hiyat karumi-ruming tao. Tapos ka na ba? Ako nga pala si Don Juan. Nais kong makita ang frasco na kompleto ng 12 negrito. Unang bagay sa umaga kung nais mong patuloy na mamuhay. Diyos Mios! Bakit kahilang ang unit nila Don Juan at Maria Blanca? Kung hindi sila tumakas, hindi mangyayari ang lahat ng ito! Nungin nakatakda ng ikasal si Prinsesa Leonora at Don Juan. Leonora, itong may hawak sa iyong kapalaran. Nasa iyong huling desisyon kasi ang panahon iyong makakasalan. Aking tatapos ng aking mga nakalaki. Ang ginawa niya ay bakit na walang kumulat. Walang galang na ho, mahal na hari. Ngunit huwag mo na ngayon. Nakatakda ang araw ng pag-iisang dibdib ni Don Juan at Doña Leonora sa linggong iyon. Nakipagsalo ang baso ang hari na patalik ng mga kaibigan at anay. Maaaring mo nang alikan ng iyong nobya. Dinatnan nila ang kaharian na may ibang namumuno. Malugod na tinanggap ng mga tao sa palasyon ng pagbabalik ng Maria Blanca bilang bagong reyna.